sa press conference yesterday diyan po sa Davao City nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron po siyang sinambit na mga kataga. Ano po iyon? I quote, "May cancer kasi ako." Yan po yung particular na pahayag, biglaan na pahayag nitong si Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung bakit niya bigla po iyong sinambit tapos hindi niya naman sinusugan. O pakinggan muna natin kung ano po ang pahayag na yan ni Rodrigo Duterte. Yan. May cancer kasi ako. Yung narinig nyo mga tol ha, may cancer kasi ako. Yan ang pahayag ni Rodrigo Duterte. Pero nung pinanood ko ito bahagya pa ng ilang mga minuto, wala naman siyang sinusog na salita tungkol doon sa pagbanggit niya ng may cancer siya. Ano ang kadahilanan? Bakit kaya yan binanggit nitong si Rodrigo Duterte? Anyway, spekulasyon lamang ang magagawa po natin dyan. Pero sa ngayon, pakinggan po natin ng buo. Ito pong naging press conference niya kahapon dyan po sa City of Davao, kung saan ipinahayag niya po ang kanyang intensyon na tumakbo bilang alkalde ng City of Davao. At nung tanungin po siya kung anong mangyayari kay Baste Duterte, sabi niya, ito daw ay dapat maging vice mayor nitong si Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang mga pahayag dito ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. But you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip niyo. And it is the almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Dito parang pinalalabas ni Rodrigo Duterte na kaya siya tatakbo dahil yun ang gusto ng tao. Sa bagay, wala naman tayo sa posisyon para sabihin na hindi iyon gusto ng taong bayan dyan po sa Davao. Pero sa ating pagkakaalam, ang ninanais po ng mga DDS ay tumakbo siya sa pagkasenador eh. Hanggat maaari nga, kung pwedeng maging presidente siya eh. Pero sa pagka-mayor, hindi ko alam kung yun talaga ang saloobin ng tao, no? Particular dyan po sa City of Davao. Kayong mga taga-Davao ang nakakaalam kung sino bang Duterte ang gusto nyong mamuno from 2025 hanggang 2028. Subalit, meron ding mga taga-Davao na nagnanais po ng pagbabago. Actually, malakas po ang panawagan kay Attorney Migs Nograles, ang representative po ng PBA Party List, pero alam naman natin na ang kanyang pamilya ay matagal ng kalaban sa politika ng mga Duterte. Nagkasundo lamang ito sa panahon ng pamamuno nito pong si Rodrigo Duterte nang i-appoint nitong si Rodrigo Duterte ang kapatid nitong si Migs Nograles na si Carlo Nograles. Ganun pa man, yung laban sa politika mukhang hindi po doon natatapos sapagkat iba po ang paninindigan ngayon nitong si Attorney Migs Nograles. Lumalagay po ito sa tama. At sa napakaagang panahon pa lamang, target na po siya ng mga DDS at DDshits, ano? Yung mga nag-agalit sa akin dyan, kung hindi kayo DDshits, huwag kayo magalit. Kung DDS kayo, yun kayo. Eh may mga nagre-react, nagbabanggit ako ng DDshits. Eh DDshits ba kayo? Kung DDS kayo, okay lang. Anyway, tuloy muna natin ang pakikinig dito kay Rodrigo Duterte bago tayo magpatuloy sa ating mga magiging opinion or spekulasyon sa mga pahayag nitong si Rodrigo Duterte. Pamilo, tuhak daw ang kung dili daw senador o mayor ayan imong daganan according to well, let me put it this way. Kilala man niyo ako, been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign? Oh, ito, may punto ito ah. Kung si Rodrigo Duterte naiisip niya ang kanyang kalusugan ngayon, bakit kayong mga DDS at DDshits, hindi nyo naiisip yon? Bakit nyo pinagsisikapan na tumakbo ito sa national position? Eh sabi niya nga rito, hindi niya kakayanin. Maniwala kayo sa kanya. Di ba, mga panatiko kayo ni Duterte, dapat naniniwala kayo sa kanyang sinasabi. At yun naman ay kitang-kita sa kanyang pangangatawan. Ang tanda na ni Rodrigo Duterte, hindi na talaga nito kayang mangampanya pa nationwide. Higit sa lahat, hindi na nito kayang pumasok pa daily sa Senado. Ang hina na ng katawan, kinakailangan ng alalayan pa ng kanyang mga bodyguard para lamang makalakad ng maayos, di ba? Tapos patatakbuhin nyo pa sa national position.
O dito naman sa pagka-mayor, bahala kayo sa buhay ninyo. Kung gusto niyo maging mayor sa Davao, itong si Rodrigo Duterte, bahala kayo. Pero kung tatanungin niyo ang ibang mga taga Davao, naghahangad sila ng pagbabago. Ang tanong, gaano karami ang naghahangad ng pagbabago diyan po sa Davao? Kayo ba ay naghahangad talaga ng pagbabago? Dapat magsalita kayo. Huwag kayong matakot. Hindi porket Duterte ang nakaupo, eh hahayaan niyo na lamang sila na manatili diyan kung naghahangad kayo ng pagbabago. Pagkakataon ngayon ito ng Davao na magkaroon ng panibagong pamumuno diyan sa City of Davao na hindi po mga Duterte. Pero yan po ay nakalagak sa inyong mga kamay. Kung iboboto nyo pa rin ang mga Duterte, eh pagtiisa ninyo. Sabagay, kontento naman kayo, di ba? Sa pamumuno ni Rodrigo Duterte at ng iba pang mga Duterte. Kontento kayo na ang City of Davao patuloy na binabaha sa kabila ng 51 billion pesos na napakalaking pondo na inilagak sa proyekto nito pong si Congressman Pulong Duterte from 2020 hanggang 2022. Kung ganun, kakontento ang mga taga-Davao, edi mananatili ang mga Duterte hanggang sa hinaharap. O, bahala na kayo kung ano ang inyong magiging desisyon dyan. O, ituloy natin ang pakikinig dito. At my age, or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73 years old lang ba si Rodrigo Duterte? Tingnan niya natin kung ilang taon na siya. Parang hindi siya 73 eh. Rodrigo Duterte. Sabagay, sarili niya naman yung sinasabihan niya ng edad. Ano? Ako kasi nagkakamali ako sa edad ko eh. Naamin ko rin eh. O kailan ba siya ipinanganak? Ano? Basahin nga po natin. O, siya po ay ipinanganak noong 1945. O plus 55 saka plus 24. 'Di ba? Plus 55 plus 24 ilan? 79. Anong nangyayari kay Rodrigo Duterte, mga tol? Bakit sinabi niya na 73 years old siya? Nag-uulyanin na ba siya? 79 years old na siya eh. Ulitin natin ito. I think that at my age, 73. Oh. Nag-uulyanin na ba si Rodrigo Duterte? Aba, kapag kaulyanin na ang isang tao, hindi na ito dapat mamuno sa isang lungsod. Mag-isip-isip po kayo, mga taga-Davao, pero mamaya meron ako nakikita na espekulasyon sa aking isipan eh. Bakit hinahangad niya na maging mayor ngayon? Mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Pero are you considering local position? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Iyo yan. Mayor. Of course, ikaw. Sino po? Of course, mayor. Mayor tayo. Mayor, sure. Kaya mo pa, mayor. Kaya mo pa. Sure, mayor. So, yun ang gusto. Is it a public clamor? Yes. Sa media? Yes. Well, is the media's sentiment now reflect the yes, of community, you know. Yes, of course. Gusto ng tao, ibig sabihin. Hindi natin masasagot yan, mga tol. Kasi hindi naman tayo taga-Davao eh. Yung mga taga-Davao talaga makakasagot yan kung gusto pa rin nila ang mga Duterte. Kaya malalaman natin yan kapag tumakbo kung sakasakali itong si Congresswoman Migs Nograles. Kasi sa ngayon, ito yung nakikita natin na talagang malakas na maaaring makalaban itong si Rodrigo Duterte sa pagka-mayor. Sige, mag-mayor tayo. Yan na. Mag-mayor tayo. How about Mayor Baste? Ano ang iniisip niya para kay Baste Duterte? Mayor Baste. He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. Oh. I should be... Diba? Mga tol, dalawang beses niyang sinambit ang kanyang edad na 73 years old siya.
mukhang mayroong problema doon. Kung isang beses mo lang sasambitin, okay lang eh. Katulad kagabi, nasa clinic kami, sabi ko kay Tapoy, ilang taon na ba ako dir? Pero alam kong 44 ako, nagduda lang ako, baka 45 na ako. O, di 44, pero dito, dalawang beses niyang sinabi, 73 years old siya. 79 years old na po siya. I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. Tingnan niyo yung read between the lines, ha. Ang pag-aakala niya talaga sa kanyang sarili ay 73 years old siya. Ngayon, sabi niya, I think 74, 75 or 75, 76, tapos nag-post siya ng matagal, may cancer kasi ako. Ano ang ibig sabihin niya nun? In a few years, mamamatay siya dahil sa sakit na cancer? Di natin alam, ha? Siya lamang ang nakakaalam yan at yung mga malalapit sa kanya. Ang makakalain ng lahat ng tao, healthy. So baka inip pa rin inabot. Pero tandaan din natin, mahilig pong magsinungaling, magbiro itong si Rodrigo Duterte. Mahilig din po itong magpaawa sa tao. Hindi natin alam kung ang kanyang layunin dito nagpapaawa for some reason na hindi po natin alam. Sabi niya, kung ipapatawag sila, if it's their pleasure, eh, pinapatawag na siya eh. Diba? Pero bakit hindi siya pumupunta? Sabi niya naman dito, pupunta siya. Anong gusto nilang malaman? Dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh pumunta ka na lamang para sagutin mo ang katanungan nila. Yun ang mga gusto nilang malaman eh. Ang taong bayan, kung tatanungin mo, gusto naming malaman kung ikaw ba talaga ay may kasalanan sa crimes against humanity, sa extrajudicial killing, sa Pogo. O, masasagot lamang yan kung ikaw ay dadalo sa Quadcom. They're interested in yung extrajudicial killing. Ako, totoo yan. Wala ko. Wala tayong Pogo. Tinatanggi niya, wala daw Pogo. Pero ano kaya ang sabi ni Harry Roque back nung siya spokesperson ng Duterte administration? Ang Pogo ang cash resource ng presidente. Nadula si Harry Roque pero binawi niya naman din agad. Kaya nga na mamatay yung mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Pogo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng Pogo. Alam mo maglaro ng Pogo. So you're going to appear, Mayor? Sa? Well, if they will invite me. Oh, Quadcom! Nagsalita na si Rodrigo Duterte, ha? Sabi niya, sabi nung tanong, kayo ba'y a-attend sa Quadcom? Sabi ni Rodrigo Duterte, if they will invite me. Di ba iniimbitahan nyo naman si Rodrigo Duterte? O, ano ba talaga totoo? Nag-imbita ba kayo kay Rodrigo Duterte? O nagdadahilan naman itong si Rodrigo Duterte na pag inimbitahan nyo siya, eh pupunta siya? Whatever it is, nagpahayag siya, Quadcom. Sana naman po magpadala kayo ng imbitasyon sa kanya. Nang sa ganun, malaman natin kung talagang lahaharap itong si Rodrigo Duterte dyan po sa sinasagawa niyong pagdinig. I just hope that they would ask educated questions. How do you feel, Mayor, na yung mga polis natin are mga sariyo ng other therapy in isa ngayon kontak sila mo ang mga Christmas with their family dahil they will support on legally.
I-consult ako sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to... So, hindi na, hindi ako practicing lawyer. So, I would not know the dynamics of what are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. So, tulong talaga ako sa police, pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong... Weh. Kaya nga yung ibang mga pulis ngayon, nakakulong eh. Dahil naniwala sa'yo, bibigyan mo ng pardon eh. Nagawa mo ba? Madali kasing sabihin itong mga sinasabi ni Rodrigo Duterte na itataya niya ang buhay niya. Pero pagka nandun na, nagawa niya ba? Diba? Hindi naman. Ang kakatwiran niya lamang, obey legal orders. O, diba? Eh, yung sinunod sa'yo ng mga pulis na iba, hindi naman legal orders eh. Kaya may katwiran ka para sabihin hindi sila tulungan. Pero parang naging de facto fallacy ng iyong pamumuno na kapag ka may suspect sa illegal na droga, dapat nang lalaban na mamatay. O ngayon, sumunod yung mga pulis. Nasaan sila ngayon? Nasa Bilibid. Pinagbabayaran nila yung kaparusahan na kanilang ginawa sa paglabag sa ating batas, partikular sa pagpatay ng mga kapwa natin Pilipino. Natulungan mo ba sila? Hindi. Reputasyon. Any comment about the Congress? You've been a congressman here. Tapos ngayon ang Congress... Tapusin na natin yan dyan, ha? Ngayon, mga tol, dako tayo dito. Kay Attorney Mix Nograles. Hindi ko alam kung ano ang planong pampolitika ni Attorney Migs Nograles. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Hindi rin ako palasunod sa kanyang mga post sa social media. Pero malakas ang ugong na sinasabi ng ilan na ito daw po ay potensyal na makakalaban ng mga Duterte sa City of Davao. Kaya nga sa mga nakalipas na panahon, tinatarget na daw po siya ng mga DDS at ng mga DD sheets sa kanilang mga post. Ano? Bakit nila tinatarget? Kasi hindi maikakaila na promising talaga itong politician na si Attorney Migs Nograles. Kilala sa social media, may tapang at paninindigan, merong talino. Yung itsura niya, bahala na kayo, magagalit sa akin si Tapwipe. Oh. Pero bakit bigla ngayon naisip, on the other hand, nitong si Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagka-mayor? Ako, hindi ako naniniwala na yan ay dahil sa sinasabi ng mga reporter kanina na gusto nilang tumakbo siya. Ang katotohanan dyan sa aking spekulasyon, hindi ganun kalakas sa tao si Bastet Duterte. Hindi naman pwedeng bumaba si Sara Duterte para mag-mayor sapagkat hanggang ngayon umaasa sila na merong hindi magandang mangyayari sa kasalukuyang gobyerno at papalit bilang Pangulo si Sara Duterte. Ganon din naman si Pulong Duterte, hindi rin ganon kalakas ito sa tao. Kung makakalaban nila itong si Migs Nograles, baka masulot itong posisyon sa City Hall bilang mayor. Kaya ang gagawin nila, sisiguraduhin nilang panalo sa pamamagitan ng paglaban ni Rodrigo Duterte. Pero wag pa rin silang pakakasiguro, ha. Hindi natin alam kung ano ang lalabas talaga sa balota. Ganun pa man, medyo mataas talaga ang porsyento kapag ka nanalo si Rodrigo, pagka kumalaban sa pagka-mayor si Rodrigo Duterte. Eh, ano ba ang mangyayari sa hinaharap? Babalikan natin yung sinambit nitong si Rodrigo Duterte kanina. I am 73 years old, sabi niya. 75, 76. Nag-post siya. May cancer kasi ako. Ibig sabihin, kung totoo yung sinasabi niya o kung nagbibiro siya, either magbibitiw siya sa kanyang pagiging mayor o papanaw siya. Pero wag sanang pumanaw kasi hangad natin ang mahabang buhay para kay Rodrigo Duterte. Sa madaling salita, kung siya ay mayor at ang kanyang anak na si Bastet Duterte ay vice mayor, walang mawawala sa kanila. Sapagkat ang mauupo pa rin mayor ay si Bastet Duterte.
Ang mahalaga lang sa ngayon, darating na halalan, talunin nila si Migs Nograles kung sakasakaling kakandidato ito sa pagka-mayor. Yon ang ultimate objective. But ang mga susunod na panahon, ilalatag na ang susunod na ang mga henerasyon kasunod nitong si Rodrigo Duterte. Una, si Baste Duterte. And if you still remember, nag-file ng Certificate of Candidacy ang Rodrigo Duterte Junior o the Third? Yung kanyang apo bilang city councilor. Ito ha, wildest imagination ko lamang ito, hindi po ito totoo. Naiisip ko lamang, spekulasyon ko lamang po ito. Nililinaw ko, spekulasyon ko lamang po ito ha. Ang nakikita ko dyan, kung magiging mayor si Rodrigo Duterte, hindi nito tatapusin ang kanyang pagiging alkalde. Ito ay magbibitiw sa kanyang katungkulan bilang alkalde. Kung sakasakali ha, at mauupo bilang mayor ngayon, by law of succession, itong si Baste Duterte. At alam naman natin na kung sakasakali na ang vice mayor ay maging mayor, ang kauna-unahang city councilor ang mauupo bilang vice mayor. Which is, ganun ang mangyayari dyan. Sigurado tayong magna-number one, yung Rodrigo Duterte III bilang city councilor. Kaya nakaporma pa rin yung pwesto para sa kanila. Ang mahalaga lang sa ngayon, walang makakatalo sa mga Duterte. Otherwise, pag natalo ang mga Duterte sa pagka-mayor, yung mga kontrobersiya na lumabas sa mga nakalipas na panahon na di umano'y may mga anomalya, malalantad po ito, mahahalungkat po ito. Katulad nung nangyari sa pamumuno niya bilang pangulo. Nung hindi na siya pangulo, yung mga kontrobersiya na inupuan lamang ng kanyang administrasyon, ngayon ay unti-unti pong nalalantad at nalalaman ng publiko ang mga circumstances behind that. Ganun din ang maaaring mangyari dito sa City of Davao. Kung matatandaan ninyo, ang dami pong mga expose ng Rappler sa City of Davao. May mga pinagbabasihan po sila. In particular, yung confidential funds. Sa taong 2016 hanggang 2022, mula po sa malaki pa rin confidential funds si Rodrigo Duterte, pero nag 100% or more than 100% increase ito sa panahon ni Sara Duterte for a total of 2.6 billion pesos for a period of 6 years as confidential funds. At marami pong mga na-plug doon ang Commission on Audit. At kung iba po ang mayor, mahalungkat yun, definitely. Saka yung sinasabing thousands of ghost employees sa City of Davao. Yan ay pinatunayan ng isa sa mga nag-expose ng di umano'y katotohanan sa City of Davao na ngayon ay witness ng ICC na ng dating pulis na si SPO4 Arthur Las Cañas. Sinasabi niya sa kanyang pahayag, bahagi ng kanyang testimonya sa ICC, na ang City of Davao, sa panunungkulan ng mga Duterte, ito ay nagbabayad ng ghost employees. At ang pinakamasaklap, ayon sa kanya, yung mga ibinabayad sa DDS, yung Duterte Death Squad na binansagangan DDS or Duterte Death Squad na ang trabaho ay mag-eliminate ng tao diyan sa Davao ay nanggagaling sa pondo ng City of Davao sa pamamagitan ng mga pangalan o doon sa grupo na tinatawag na ghost employees. Lahat yan mahalungkat mga tol. Marami pang mga issue na maaaring mahalungkat dyan, lalong-lalo na ang extrajudicial killings kapag ka iba na po ang mayor sa City of Davao. At yon ang ipe-prevent ng mga Duterte na mangyari sa kanilang lungsod. Dahil pagka ganun, babagsak tuluyan ang kapangyarihan ng mga Duterte. At huwag niyong sabihin na sa politika merong perpetual position. Wala po. Lahat ng mga dinastiya na politiko, sooner or later, napapalitan. Dito sa amin sa Pasig, hindi namin akalain na ang mga Eusebio matatalo. Lumaban noon
sa pagka-mayor itong si Vico Soto. Dalawa lamang sila. Wala silang kakampi na mga incumbent city councilors at even ang pamumuno sa national. Karamihan sa mga national politician hindi nakakuha ng suporta sa pagka-mayor itong si Vico Soto. Yung sabihin na natin na yung mga tiwala nakalagak pa rin sa nakaupo. Kasi ang kinampihan ng ibang mga partido, National Party, ay yung nakaupo dati na mayor eh, si Eusebio. Pero nung lumabas ang halalan, result, ano ang nangyari? Talo ang mga Eusebio. Naalis ang mga Eusebio na matagal na pong nanunungkulan dito sa Pasig. At kung nangyari po iyon dito sa Pasig, maaaring mangyari din po iyon sa ibang mga lugar. Nangyari din naman sa ibang mga lugar na pala. At maaari din mangyari yon sa City of Davao. The only question now is, ano ang magiging desisyon ni Congresswoman Migs Nograles? Kasi so far, wala naman po siyang paramdam na siya po'y kakandidato sa pagka-mayor. Oh. Sabi niya rito ng isang commenter, the future mayor in Davao. Oh. Pero wala naman reaction tayong nakita dito eh, namula kay Attorney Migs Nograles. Eh, oh. No? Oh, hanggat hindi nagpapahayag ng kanyang political plan itong si Attorney Migs Nograles, mananatili ang ating spekulasyon na siya itatakbo sa pagka-mayor or babalik sa pagiging kongresista bilang nominee ng PBA party list. Tayo kasi, wala naman tayo sa posisyon para sabihin dapat maging mayor siya ng City of Davao eh. Dahil hindi naman po tayo constituents doon. Ano? Tayo nagsasalita lamang na kaya somehow naiisip natin maging mayor ito kasi ang mga Duterte, pumutok ang pangalan nito sa national politics. Higit sa lahat, ayaw na natin makabalik ito sa national politics. Kaya kung yung pinakaugat mawawala, definitely hindi ito babalik sa national politics. Kapag ka natalo sila sa City of Davao, lalong hindi na ito mananalo sa national election. Kaya nga isa rin sa dahilan kung bakit marahil nag-decide sila ngayon na walang kumandidato sa pagkasenador, kasi masisiguraduhin nila na yung pwesto nila diyan sa Davao ay mapapangalagaan nila sa kasalukuyan at sa hinaharap. Dahil again, uulitin natin, kapag ka nawala ang pwesto na yan sa kanila, sigurado, sasakit ang ulo ng mga Duterte. Lalong-lalo na itong si Congresswoman Migs Nograles, napakagaling nito sa mga pagtatalakay ng mga issue, sa pagtatanong, sa pag-evaluate ng mga bagay-bagay. Napakatalino kasi nito mga tol, sa totoo lang, kung titingnan niyo po yung kanyang website, puntahan po natin yung website nitong si Attorney Migs Nograles. Ay hindi nakalagay dito. Ano? Sa PBA party list pala. Kaso lang hindi nakalagay dito eh. O kung titingnan po natin ang PBA party list eh, nakalagay po rito yung napakagandang kwalifikasyon nito pong si Congresswoman Migs Nograles. Pagka binasa niyo po ito kung sino siya, grabe. Grabe po ang kanyang narating sa larangan ng edukasyon, sa serbisyo publiko. Paano ko ba hanapin 'yon? Dati nakita ko 'yun eh. Kung paano, kung saan nakalagay yung kanyang mga accomplishments. Hindi ko na maaalala, no? Kung paano ko nakita yon. Basta dito lang yon sa website na ito. Ipinakilala syempre si Congresswoman Migs Nograles. But anyways, ito naman ay kaya natin tinatalakay higit sa lahat dahil doon sa salita ni Rodrigo Duterte na siya yung may kanser. Balikan nga po natin yon mga tol. Balikan natin yung salita na yon. Yan. May cancer kasi ako. Ang makakalaan yung lahat ng tao, healthy. Tandaan natin ha, nung sinambit niya yan, pinagbabasihan niya, edad niya,
tapos sa mga susunod na taon. Kaya, who knows? Totoo ba o hindi yung kanyang sinasabi? Pero isa lang ang nakikita ko dito. Totoo man yan o hindi, sisiguraduhin niya na sa May 2025, ang mananalong mayor sa Davao ay isang Duterte para mapangalagaan nila ang lugar nila, para maprotektahan nila ang kanilang interes, para hindi mabulilyaso ang kanilang pangalan sa taong bayan. Higit sa lahat, syempre, para hindi malantad ang mga di umano'y kontrobersiya o di umano'y anomalya sa ilalim ng pamumuno ng mga Duterte diyan sa City of Davao. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.